Friend, gusto mo bang kumita kahit ikaw ay nagbabakasyon? Ay, naku, what if sabihin ko sa inyo na pwede ka magtrabaho na nagbabakasyon at pwede ka magbakasyon habang ikaw ay nagtatrabaho. Wait, Chinky, posible ba yan? Yes, posible. If you want to know how, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Maraming salamat sa pagsama sa akin every 8 PM po Manila time, every night. Meron tayong panibagong video na nakakapagturo sa inyo kung paano kayo maging wealthy and debt-free. That's the reason why kung hindi pa kayo nakasubscribe, alam na this. So let us start, no? Paano ba tayo magtatrabaho habang nagbabakasyon and vice versa? Alam mo, tayong mga Pilipino ay likas na masipag. Lalaban talaga tayo kahit mahirap po ang trabaho. Handa tayo mag-overtime, di ba? Pero ito lang minsan. Pag tayo po ay nag-work talaga, minsan nasasacrifice po yung time with the family. At the same time, wala na tayong bakasyon. Pero ang tanong ko nga sa inyo eh, di ba? Sapat na ba yung kinikita mo? Di ba? At happy ka ba sa kinikita mo araw-araw? At pwede mo sabihin na, sige, isasacrifice ko na yung family time ko. Kaya't mga friendship ha, ito lang po. Let me tell you this. It is not only time for us to work hard, but it is also time for us to work smart. So, ito lang po. Ang kagandahan po dito, i-reveal ko na po sa inyo ang mga trabaho na pwede kang magbakasyon habang ikaw ay nagtatrabaho and vice versa. Umpisa na po natin sa mundo ng freelancing. Alam mo, sa mundo ng freelancing, yan ang kagandahan. You can work from anywhere, any place. You can work from home. You can work from Boracay. You can work abroad. Consider myself a virtual nomad, no? This coming July po, me and my family, we're going to take a 10-day vacation. So, sa 10-day vacation po niyan, eh, dala-dala ko po yung work ko. Oo, kahit nasa Korea. Pwede ako mag-work kasi pwede ako mag-recording. For example, ang daily show namin sa Mag-Budget tayo sa 1PH, naka-Zoom. So, habang ako ay nasa Zoom sa Korea, napapanood din ako nationwide. So, yan ang kagandahan. Habang ako ay nagbabakasyon, nagwo-work and then nagwo-work at nagbabakasyon. Diba? So, ano pa yung mga work-related na ganun na pwede ko mong gawin while you are in vacation? Like, if you are a digital marketing specialist, ano ibig sabihin po niyan? Magaling ka, for example, planning, building, like for example, sa campaign, no? Sa across social media platform, magaling ka. Nature mo na talaga. Ang galing mo sa Facebook ads, sa Google ads, or let's say, sa TikTok ads. Basta magaling ka sa mga social media, alam mo, ang dami pong work opportunities nang hinahanap po dyan. And according to my research, ha, yung mga trabaho na yan, yung mga social media specialist at yung mga strategist, ha, alam mo, ang kinikita niyan, minimum dito sa Pilipinas, 30,000 to 60,000. Or it can go up to 6-digit kung gaano ka kagaling. That's number one. Another work that you can bring anywhere is by becoming a social media manager. Iba naman po to sa digital marketing specialist. Itong social media manager, ikaw naman nagmamanage ng mga content ng Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Ikaw yung nag-iisip ng concept, tapos nakikipag-engage sa mga customers, naggumagawa ka ng mga videos, gumagawa ka ng mga memes, di ba? At sa mga comments. Pag kayo ang nagmamanage naman, no, yung mga magagaling na social media manager, ang average income niya dito sa Pilipinas, ha, nasa 30,000 to 50,000, but it can go higher. Or pangatlo, na talagang trabaho na pwede niyong dalhin anywhere, is what we call as a creative, no, mga creative, like graphic artist, video and audio editor. Sana natin sa graphics, no, sa mga designs, yung mga published materials. Di ba? Kahit nasa ano ka naman eh. Nasa coffee shop ka eh. Nasa ibang bansa, nasa probinsya ka, pwede mong gawin. Basta may laptop, personal computer ka lang. Tapos may internet connection. Ganon din sa video editing. Yan naman ginagawa ko po. Like for example, hindi naman ako nag-e-edit ng video ko. Sinushoot ko lang itong mga video ko, pinapadala ko sa mga video editor ko. Ang video editor ko, taga Quezon. As a matter of fact, kalat sila eh. Meron silang mga 8. Diba? Yung ganon din sa podcast ko. Nire-record ko lang yung podcast ko, tapos pinapadala ko lang sa editor ko. Sila nang bahala. Malaki ang pwede mong kitain dyan. Ang mga income dyan, per video, output, or pwedeng per month, 30,000 to 70. Another thing that you can bring. Nako, grabe ha. Parami na po tayo ha. Lalo kung magaling naman kayo sa web development. Sa mga website or like for example, magaling kayo mag-organize ng mga tinatawag na Shopify or magaling kayo sa technical, magaling kayo sa mga tinatawag na mga widgets. Grabe, ang laki ng sweldo ng mga taong ito. Alam mo magkano pwede nyo kitain? Nasa 35 to 70,000 ang pagbibuild ng website developer or what we call as IT. Bago pa tayo pumunta sa isa pa ha, na talaga pwede niyong dalhin kahit kayo ay nagbabakasyon na trabaho. Batiin muna natin si Marie Chris Yangko. Sinabi, ang galing mo talaga sir. Araw-araw na ako nakikinig sa iyo. Hindi na kumpletong araw ko pag hindi kayo napapanood. Thank you, Marie Chris. Sabi ni Mayel Vlog, nako, 14 years old na ako, nag-start na akong business. Lagi po ako nanonood po sa inyo para ma-apply ko sa negosyo ko. Ah, thank you very much. Grabe talaga.
talaga ano itong channel natin. Maraming natutulungan. Si Aiza Viena, sinabi niya, I already enrolled on your online courses. Grabe, first, nag-avail ako ng Piso Planner. Second, nag-enroll ako ng Business for Everyone. Third, itong All Access. You really changed my mindset, sir. Thank you so much. Pa-shout out po si Aiza Viena. Woo! Sarap ng pakiramdam. And last but not the least na trabaho na pwede mong dalhin anywhere is becoming a virtual assistant. Ang virtual assistant, maraming trabaho yan. Pwede kang maging transcriber, pwede kang pag-set ng appointment, or if not, taga-organize ng schedules. Ang kagandahan po dito, hindi mo kailangan ng voice related. Alam mo, ang dami kong virtual assistant, ang ginagawa lang nila, cut paste. Or if not naman, interact with my followers. Bayad na po sila. Grabe, ang daming opportunity po niyan. Pag kayo ay magagaling ng mga VA, your income can start from 15,000 pesos per month to a high of 40,000 pesos per month. O diba, hindi na ito nalalayo sa mga 9 to 5 na trabaho mo. Ang kagandahan pa dito, high paying na, plus may time freedom ka pa. You can work anywhere, anytime, anyplace. Kaya kung kayo gusto nyo maging katulad din po namin ng mga digital nomad, mga freelancer ang tawag po sa amin, I have good news for you. I have prepared a webinar kung saan kayo tuturuan ng mga basic things about online, paano mag-apply, di ba? Ano yung mga magagandang trabaho, at i-reveal ko sa inyo. I-reveal ko sa inyo ang mga subok na proven system because I have hired already 50 plus and then may mga partners tayong pwedeng magturo. Ito po yung tinatawag natin na trabaho. Paano ka kikita kahit kayo po ay nasa bahay? If you want to know more about this webinar, please watch this video. Wouldn't it be great na kahit nasa bahay ka lang, eh pwede kang commit? Huh? Paano yan? With the help of other professional mentors and coaches just like me, we establish an online event. Super excited ako dito. Called Trabahom. Kaya mong kumita kahit nasa bahay. Kailan po to? Mark it on your calendar. July 30, Saturday, 2 p.m. up to 7 p.m. via Facebook Live, the private group with 30 days replay. At sino po yung mga makakasama ko, mga experts? Number one, si Coach MK Bertulfo. Ang tuturo po niya, how to use Canva professionally. Pag natuto kayo nito, in less than 10 minutes, makagawa na kayo ng sarili niyong graphic design, posters, logo. Ang galing nito. Pangalawa, customer support, jobs that pays well. Kahit di ka rumang marunong magsalita, pwede ka rin kumita. Where to find online jobs and how to apply. Alam niyo ang potential income pag natuto na po kayo dito, pwede kayong kumita ng 25,000 pesos per month and above. Ang pangalawang coach, si Coach Regine Bolanos, how to become an Amazon virtual assistant, how to start your own Amazon store from scratch kung gusto mo rin mag-online selling, and what Amazon entrepreneurs look for in a hire. Pag natutunan nyo itong skill na ito, pwede kang kumita ng 30,000 pesos minimum and above. And last but not the least, I will be talking about the topic that anyone can write. Yes, I've already written 14 best-selling books. So, isi-share ko sa inyo yung secret at i-reveal ko po sa inyo kung paano ko ginagawa. Pag natutunan nyo itong skill na ito, ang potential income nyo dito nasa 25,000 pesos minimum per month and above. So, para sa mga taong sabihin, talaga ba? Matututo ako dyan. Here is what people said about our last work from home webinar. Kung di pa tayo maging virtual professional sa mga natutunan natin, ewan ko na lang. Grabe! Feeling ko equipped na talaga ako to start this new opportunity. Yung bayad namin, mas malaki ang suklik galing sa mga coaches. Thank you ha! I am learning a lot and more additional inputs I can use sooner, both in my current profession and looking forward for an online job at the same time. Mga friendship, ito na maari ang hinihintay mong learning event na magbabago ng financial life mo. Kung tatanungin niyo ako, this webinar is unquestionably worth more than 1,999. Would you agree? However, we want to make it affordable for everyone, so we're offering early bird rate by enrolling right now. You can save 1,000 pesos. So instead of 1,999, 999 pesos. Grabe, super excited ako. Ano ba yung 999 kung makahanap ka ng online work at pwede ka lang kumita ng 20,000, 25,000, 30,000 pesos per month? Sobrang bawing, bawing, bawing. Bawing mawat, bawing mawat, bawing mawat, bawing mawat. This is your chance to learn how to work anywhere and make money too. If you're interested, click on the link below or on top or just type the word WFH in your comment section. Kung kayo naman nanonood po sa Facebook po, i-PM nyo po ako and type WFH. Looking forward to see you at Trabahom. As I always say, ang pagyaman ay napag-aaralan.
So there you have it. I hope na na-enlighten po kayo kung ano pwede niyong gawin kahit kayo ay nagbabakasyon. Sana naman consider niyo to, lalo na yung mga taong talagang atat na naggusto maging isang freelancer and independent. If you do like the content of this video, please give me a like and don't forget to subscribe. Tatandaan, ang pagyaman po ay napag-aaralan. This is Shinkitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always check positive. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.